Namalayan na lang ni Tamara na marami ng kalalakihan sa harapan niya. May mga hawak na espada ang bawat isa. Patawarin mo po kami, dakilang babaylan. Ngunit napag-utusan lang kami. Wika ng isang lalaki. Biglang sabay-sabay na inundayan siya ng saksak ng mga ito. Ngunit higit na mas maliksi si Tamara, gamit ang kapangyarihang taglay ay wala man lang galo sa katawan niya. Nag-orasyon siya sa tulong ng itim na usok. Nawalan ng malay ang mga kalaban. Sinamantala ni Tamara ang pagkakataon. Nagmamadali na siyang umalis sa lugar at bumalik sa yungib na tinitirhan niya. Kailangan kong malaman kung sino ang nasa likod nito. Bulong ni Tamara. Mahal na rin na siya lah. Nabigo ang mga inutosan mong kawal. Ni isa ay walang nakabalik ng buhay sa kanila. At kahit nakaligtas ang prinsipe sa pananambang, ay natitiyak kong nagsasagawa na ng pagsisiyasat ang mahal na hari. Wika ng mayordomo na nasa ilalim ng pamamahala ni Reyna Shala. Napaisip ng malalim ang Reyna. Bakit nga ba di ko agad naisip yan na maging ako ay pinagdududahan na ng hari? May ipapagawa ko sa'yo. Wika ng Reyna. May kinuha ang Reyna at iniabot sa mayordomo. Kuhain mo yan. Sapat na siguro ang halagang yan upang malaman mo ang dahilan kung bakit kahit isang tauhan ko ay walang nakabalik ng buhay. Utos ng Reyna. Tumango naman ang mayordomo at palihim na umiti sa malaking salapi na hawak niya. Nakabalik na sa tinitirhang yungib si Tamara. Umarap agad siya sa mahiwagang salamin. Pagkatapos mag-orasyon ay may nakitang puting usok sa loob ng salamin. Napaisip si Tamara. Dahil unti-unti ding nagkording tao ang usok. Tama nga ang hinala ko na may kinalaman ang Reyna sa pananambang sa akin. Bulong niya sa sarili. Hindi ito dapat malaman ng hari. Makakadagdag lang ako sa alalahanin niya. Ang dapat ko lang pagtuunan ng pansin ay ang malaman ko ang susunod na gagawin ng Reyna. Laban sa mahal na hari at sa prinsipe. Hindi siya dapat magtagumpay. Wika ni Tamara sa kanyang sarili. Nakakuyom ang mga kamao. Napabulong pa ito. Samantala, sa tagong hardin na pag-aari ng Reyna, sa loob ng palasyo ay kakarating lang ng mayordomo. Masamang balita, mahal na Reyna. Bigla na lang naglaho ang mga inutusan mong tauhan. Ngunit may isang mga ngaso na nakasaksi sa pinangyarihan ng pananambang sa babaylan. Kitang-kita daw niya kung papaanong nilamon ng itim na usok ang katawan ng mga tauhan mo. At ang may kagagawan ay walang iba kundi si Tamara. Paano po yan, mahal na Reyna? Ano ang gagawin mo? Kinakabahang tanong ng mayordomo. Iwanan mo muna ako. Gusto ko mapag-isa at mag-isip. Sigaw nito sa mayordomo. Dahil sa babaylan na yun, ay nasayang lang lahat ng ginawa ko. Maging ang mga tauhan ko ay unti-unti nang nalalagas. Kung hindi ko mapipigilan to, maging ang mga susunod pang mga hakbang na gagawin ko ay mawawalan ng saysay. Bulong ng Reyna sa sarili. Nagmamadali namang umalis ang mayordomo sa takot na baka pagbalingan pa ng galit ng Reyna. Habang palakad-lakad sa hardin, ay may ingay na narinig si Reyna Shala sa itaas. At nang tingalain niya ito, ay grupo ng mga ibon ang nakita niya. Bigla siyang napaisip at, alam ko na, ang ibon. Wika ni Reyna sa kanyang sarili. Pumaswit siya at ilang sandali lang, nasa balikat na niya ang kanyang alagang itim na ibon. Samantala, sa silid ni Prinsipe Igno, ay kakarating lang ng kanyang nakakatandang kapatid na si Prinsipe David. Ah, kamusta ka na, kapatid? May dala akong halamang gamot. Inumin mo to para manumbalik ang lakas mo. Isa itong uri ng gamot na pampasigla. Nagmula pa ito sa malayong lugar at sa bantog na manggagamot. Iniabot ni Prinsipe David
ang tasa sa kapatid. Ngunit magaling na ako, kapatid. Ako'y pinagaling ng babaylan na si Tamara. Mabuti siyang tao. Busilak ang puso. Kaya sana ay maging mabait kayo ni ina sa kanya. Wika ni Prinsipe Igno sa nakakatandang kapatid. Nakatingin lang sa kanya si Prinsipe David at marahang tumango. Pero sige, dahil sa pag-aabala ni ina ay iinumin ko ito. Kinuha ni Prinsipe Igno ang tasa at tuluyang ininom ang laman nito. Napangiti naman ng palihim ang kanyang kapatid. Tinawag ang tagapagsilbi at pinalinis ang pinag-inuman ni Prinsipe Igno. Sa silid naman ni Haring Corbido ay kausap nito ang isa sa pinagkakatiwalaang tauhan sa kusina. Anong ibig mong sabihin, Sandro? Tanong nito. Mahal na hari, mangyari sanang atin-ating lampo sana ito. Dahil sa oras na maraman ng mahal na reyna na sinabi ko sa iyo, tiyak kamatayan na naghihintay sa akin. Kanina po ay may binigay sa amin sa kusina ang mahal na reyna, isang uri ng ginseng na ibinibigay lamang ng isang manggagamot sa taong may sakit sa puso. Subalit kapag ibinigay ko ito at ipinainom sa taong wala namang ganong karamdaman, ay magdudulot ito ng pinsala sa kalusugan ng sino mang iinom nito. Nanginginig ang boses na kwento ni Sandro. Ang mahal na reyna po ay inutosan si Prinsipe David na painumin si Prinsipe Igno ng nasabing ginseng mahal na hari. Dagdag pa ni Sandro. Dahil sa narinig, napasuntok sa pader ang hari at nagmamadali itong umalis papunta sa silid ni Prinsipe Igno. Naabutan ni Haring Corbido na tulog si Prinsipe Igno. Nang lapitan niya ito para sana ay gisingin, ay narinig niya ang paghihilik nito. Sinarado muna niya ang pinto bago tuluyang lumapit at naupo sa tabi ng prinsipe. Malayang pinagmasdan ng hari ang paghinga ng anak. Dahan-dahan ding hinaplos ang maamo nitong mukha. Masyado ka pang bata upang maintindihan ang lahat, anak. Ang iyong ina ay nilalamon ng kasakiman. Maging ikaw na sarili niyang anak ay handa niyang isakripisyo para sa kanyang sariling kapakanan. Bulong ng hari sa sarili. Halata ang puot sa mga mata para sa asawa. Samantala, pabalik sa sariling silid ang hari, naisipan niyang daanan ang silid ng reyna. Nakaamba ang kanyang mga kamay para kumatok. Ngunit biglang napatigil siya dahil may naulinagan siyang nag-uusap sa loob ng kwarto ng reyna. Sino kaya ang bisita ng reyna? Wika ng hari sa kanyang sarili. Nagtago si Haring Corbido di kalayuan sa pinto upang makita niya ang sinumang lalabas. Hindi nga nagtagal ay bumukas ang pinto at lumabas ang mayordomo ng palasyo. Nagkaroon agad ng di magandang hinala ang hari. Lalo pa at palinga-linga na naglalakad ang mayordomo na parabang takot na may ibang taong makakita sa kanya. Kinagabihan, sa silid ng mayordomo ay may kausap ito. Alamin mo, Pilisimon, ang tunay na katauhan ng babaylan na si Tamara. Mula nang maluklok sa trono si Haring Corbido, ay walang makapagsabi kung saan nga ba nagmula ang babaylan na yon. Wika ng mayordomo. Inabutan ng malaking halaga ng mayordomo ang lalaki. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko para malaman ang nais mo, mahal na mayordomo. Sagot ng lalaki bago ito lumabas sa bintana ng silid ng mayordomo. Ngunit lingid sa kaalaman nila ay may isang taong nakarinig ng lahat ng pinag-uusapan nila. Nagkukubli ito sa isang tagong lugar sa silid ng mayordomo. Pawisan at humihingal na nagising si Tamara. Ha? Bakit lagi ko napapanaginipan ang babaeng yun? Sino siya? At ano ang kaugnayan ko sa kanya? Wika ng babaylan. Dahang-dahang tumayo ito. Papadilim na pala. Araw ng Martes noon,
kaya araw din ng pag-uorasyon niya para sa ritual na ginagawa niya. At ang ritual na yon ang nagsisilbing pagkain ng kanyang kapangyarihang taglay. Kumain muna siya bago nagtungo sa isang tagong lugar sa yungib kung saan niya ginagawa ang ritual. Madilim ang lugar. Tanging gasera lang ang nagsisilbing ilaw sa loob. Habang nasa kaligitnaan ng ritual, ay napahinto si Tamara. Ang katawan niya na nababalutan ng itim na usok habang nakalutang sa ere, ay biglang nag-iikot-ikot. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay may nang abala sa ginagawa niyang ritual. Hanggang sa napagtanto ni Tamara na may naglalaro sa kanya. Kaya nagbigkas siya ng salitang siya lang ang nakakaalam. Maya-maya lang nawala ang itim na usok na bumabalot sa kanya at ibinaba siya nito muli sa lupa. Nakaramdam ng panghihina si Tamara kaya lalong tumibay ang hinala niya na may sumusubok sa kapangyarihan niya. May nagmamasid sa akin. Hindi siya ordinaryong lilalang. Bulong ng babaylan. Pinilit ni Tamara na makapaglakad sa kabila ng panghihina ng tuhod niya. Nagtungo siya sa silid na nasa pagitan ng dalawang malaking bato. Kaharap ang mahiwagang salamin, gusto niyang malaman kung sino ang tampalasang naglalaro sa kanya. Pagkatapos ng orasyon ay unti-unting nagliwanag ang salamin. May lumitaw na aura, ngunit malabo ang aura na yon. Ilang sandali pa ay may lumabas na puting usok sa salamin. Nanlaki ang mga mata ni Tamara at kinabahan. Hindi, hindi maaari to. Ang nakakagawa lang nun ay babaylan na tulad ko. Ibig sabihin, natagpuan na nila ako. Alalang wika ng babaylan. Iba yung kaba ang naramdaman ni Tamara kaya sinarado niya ulit ang mahiwagang salamin at nagmamadaling bumalik sa lugar kung saan niya ginagawa ang ritual. Habang isinasagawa ni Tamara ang ritual, ay hindi niya magawang makapag-focus ng maayos sapagkat binabagabag siya ng sariling damdamin. Binalot din siya ng takot sa mga susunod pang mangyayari sa hinaharap. Isang matinis na huni ng ibon ang narinig ni Tamara na nagmula kung saan. Binaliwala niya ang huni nito subalit habang tumatagal ay papalakas ito ng papalakas. Kaya nawala ng tuluyan ang konsentrasyon ni Tamara. Minadali niya ang ritual na ginagawa. Pagkatapos ay tuluyan na siyang umalis sa lugar na yun. Sa kabilang dako naman kung saan ay kakarating lang ng mayordomo sa silid ng Reyna Shala. Mahal na Reyna, may magandang balita akong sasabihin sa'yo. Ayon sa tauhan ko na inutusan, ay matatagpuan sa malayong lugar ang taong makakapagsabi sa tunay na katauhan ni Tamara. Wika ng mayordomo. Dahil sa narinig, ay umaliwalas ang mukha ng Reyna. Kung totoo man ang sinasabi mo, sa wakas ay matutuldukan na ang pagiging sagabal sa akin ng babaylan na yan. At sinisigurado kong magbabayad siya ng mahal sa pakikialam niya sa lahat ng plano ko. Galit na wika ni Reyna Shala. Subalit mahal na Reyna, hindi daw ganon kadali ang makita ang taong sinasabi ko. Dahil ayon sa inutusan ko, mapanganib at makapangyarihan ang taong yon. Nagtataglay ito ng kapangyarihan na tulad ng kay Tamara. Dahil ang taong yon ay isa ding babaylan. Wika ng mayordomo. Namilog ang mga mata ni Reyna Shala sa sinabi ng mayordomo. Lumapit ito sa harapan ng mayordomo. Ang ibig mo bang sabihin ay hindi lang si Tamara ang nabubuhay na babaylan? Tanong nito habang di tinatanggal ang paningin sa mayordomo. Ganon nga po, mahal na Reyna. Marami na nga daw sumubok na kausapin o makita ang babaylan na yon, ngunit lahat sila ay nabigo. Masyado daw mabagsik ang kapangyarihan nitong taglay. Kung ganon siya ang kailangan ko, gamitin mo siya para magapi si Tamarang babaylan.
babaylan laban sa babaylan. Nakangising wika ng reyna. Bueno, dahil sa inihatid mong magandang balita, ay gagantimpalaan kita. Dagdag pa ng reyna. Binigyan ng mga ginto ni Reyna Shala ang mayordomo. Nagpasalamat naman ang mayordomo at tuwang-tuwa itong nagpaalam sa reyna. Samantala, sa isang malayong lugar ay nakatira ang isang babaeng di matatawaran ang taglay nitong ganda. Nakatira ito sa isang maiwagang batis. Ito ay napaliligiran ng makapal na hamog. Kasama nito ang ilang kababaihan. Tinatawag siya ng mga kasama niyang Prinsesa Aliba. Ang batis ay pinaniniwala ang sagrado. Walang sinuman ang nakakapasok dito maliban sa kanila. Mahal na Prinsesa Aliba, magpahinga ka muna at magpalakas ng katawan. Kami na ang bahalang magbantay sa paligid. Nalalapit na ang itinakdang araw para sa paghaharap ninyo ng mortal mong kaaway. Wika ng babaeng kasamahan nito. Ngumiti ang dalaga. Inalis ang sapin sa paa at lumusong sa tubig. Sumunod naman ang ibang kasama nito upang paliguan ang prinsesa ng maligamgam na tubig na nagmumula sa isang bukal.